may paninikip na nararamdaman, di ba? Sa dibdib, lalo na pag umaakyat. O, doktor. Nararamdaman mo yun. Nararamdaman ko, doktor. Yung pananakit. Parang ganun din, doktor. Ganun din. Magkasabay na pananakit at paghigpit ng hininga, no? Ang nakatulong doon ay yung nireseta sa iyo ni Ate Joyce na herbal vitamins B1, B6, B12. 80 milligrams ang pinainom sa iyo after meals, wala. 3 times a day. At importante, yung healing food tablet na painom ka nung green na tableta na may tatak na HG, 'di ba? Kailangan po may tatak na HG para original na tableta ng Healing Galing 'yon. At ang mahirap diyan yung paghahaplos ng Healing Galing oil kasi nakakapagod. Sino naghaplos sa iyo, Jonal? Asawa ko, doktor. Ayan. Suporta na naman ang asawa, pero hindi ka na pumapasok noon. 'Di ba? Ano bang sabi ng opisina? Ano yung nag-leave, doktora. Ah, nag-file ka na kaagad ng leave. So, hindi nila nalaman na may bukol ka sa baga. Alam nila, doktora. Ah, yun ang cause. Okay. So, hindi ka naman tinanggal sa trabaho. Hindi naman, doktora. Kasi leave lang naman yung... Oo. Yan po ang sinasabi natin, no? Na kapag ka may karamdaman, apektado po ang hanap buhay. Kaya, health is wealth. Di po ba, mga kapatid? Gaano katagal o gaano kabilis bago ka nakaramdam ng ginhawa sa tulong ng haplos ng Healing Galing oil? Yung ramdam mo na parang iba na, mas maganda. One month, no? So nag-enjoy ng Christmas na wala nang bukol si Jonald, no? Paano nyo nalaman na wala na ang bukol? Jonald? Ina-x-ray ulit. Okay, so magkasama kayo mag-asawa. Opo. O, anong sabi sa x-ray? So, awa ng Diyos po, clear lungs na po siya. Clear na ang lungs. Wala ka bang napansin kung umubo ka ng maraming plema para ma-expel yung bukol, tapos parang may mucus na inilabas ka sa iyong pag-ubo? Meron, doktora. Meron. Gaano kalaki yung nakita mo? Parang ganito yata. Mabilog? Mabilog kasi na... Kasi bilog ng hinlalaki. Kulay pink ba yan? Kulay pink. Pink na tatlong, solid siya. Solid, tatlong beses yung nangyari. Tatlong magkakahiwalay na araw lumabas. Opo, doktora. Yun. So, yun na yung bukol na e-expel sa bibig lumabas. No? So, pagka wala nung pangatlo, ramdam mo ba yung mabilis na pagbabago, yung pangatlong labas nung laman na yun? Nakaginawa, doktora, yung labas na yun. Nararamdaman talaga, no? Yun yung parang nagpapasikip sa paghinga mo. Oh, diba? Na nung na-expel, parang mabilis na ginhawa. No? So, balik na ba lahat ang normal na gawain mo nung lumabas na yung pangatlo? Lumakas lalo yung lumabas na yung pangatlo, lumakas na yung katawan ko. Ayun. Yung ba yung pangatlong buwan? Kaya sinabi niyo inabot ang tatlong buwan. Unang buwan pa lang po yun. Unang buwan? Unang buwan pa lang na-expel na. Yes po. Pero tinuloy-tuloy niyo ang Healing Galing Way gamutan hanggang third month. Kasi yun po yung sabi ni Ate Joyce, kailangan 3 months. Okay. Masunuri naman pala kasi sabi ni Ate Joyce, 3 months para kumpletong gumaling. Pero isang buwan pa lang, na-expel na pala yung bukol. Opo, doktora. Okay, that's nice to hear, no? Na mabilis at epektibo ang ating paraan ng gamutan. Pero maganda rin naman yung tinuloy-tuloy pa. Kasi nga po sinasabi natin dito sa Healing Galing, mga kapatid, na kung gumaling na sa anumang paraan ng ating gamutan, depende sa kondisyon, ano po, at least 6 months po na maituturing natin na magaling na magaling na. So, itong si Jonald, bumibilang pa rin ang araw para yung kumpletong paggaling niya at makabalik na sa trabaho. And I'm sure hindi na security guard ang papasukan. Parang hindi hiyang na trabaho sa iyo eh. Ano nang balak mo ngayon, Jonald? Magninegosyo lang siguro, doktora. Magninegosyo na lang, no? At suporta pa rin ni Jovelyn ang ano diyan, ang kailangan para sa panibagong hanap buhay at panibagong buhay kay Jonald, no? Opo. Pangalawang buhay, sabi nga, pagka nakakaligtas na sa malubhang karamdaman, no? At ang ganda na ang mag-asawa po ay nagkakaintindihan sa panahon ng gamutan. Meron kasing ang gusto ay i-hospital ang husband naman ay gustong naturopathy or vice versa, no? Pero sila na nagkasundo na
gawin ang healing galing way, no? Okay, at natutuwa na naman kami ng lubha kapag may mga katulad ni Jonald na gumagaling na nakatipid pa sa nakaambang gastos, di ba? Kaya naman hindi tinipid ni Chef Jeremy ang ingredients para sa ipapatikim na special recipe, no? Kay Jonald. Ayun. Hello! Parang baligtad ah, tubig agad ah. Okay. Sige, tikman nyo na. Ayan. Kasi ang nagluluto si ano eh. Pwede mo. Ayan, okay. Pakidampot nyo na. At kahit hawakan nyo na lang, hindi masyado mainit yan. Okay, tignan natin kung magugustuhan ni Jonald ang timpla. Anong luto, Doktor? Ha? Anong luto to? Basta, bahala ka dyan. Kulaan mo. Ang tawag natin dyan ay moringamot o malunggard. Pag gusto mo ng English version, malunggard. Pagka gusto mong Tagalugin, eh, teacher si ano eh, Ate Jovelyn. Pag gusto mong Tagalog, moringamot. Uh-oh. O, anong lasa? Nagustuhan mo ba? Okay, Doktora. Nagustuhan. Kaya mong lutuin yan. Uy, maraming salamat sa inyong dalawa, ha? Maraming salamat. I'm sure may natutuhan ang mga mag-asawa sa pag-aalaga sa bawat isa, no? Ganon din si Jonald kung halimbawa magkaroon ng problema si Jovelyn. I'm sure yun po ang kanilang ano eh, sumpa ang mag-asawa. At maganda bagay sa kanila, Chef, yung quote ng isang Indian author. Kilala mo ba ito? Si Surabhi Surendra, no? Ito po'y medyo kababata ako na. Hindi alam ni Chef kung sino ito eh. Pero ang ganda nung kanyang quote, no? Sabi niya, oh, makinig kayo mag-asawa. A happy marriage is about three things. Parang healing thought natin to na iiwanan namin sa inyong mag-asawa at sa mga mag-asawang katulad ninyo. Dahil yung three things na yon ay memories of togetherness, forgiveness of mistakes. Ginawa na po ni Jovelyn yan kay Jonald. And a promise to never give up on each other. Okay. Sana ay tuloy-tuloy ang inyong pagsasama. At kami naman ni Chef, we will never give up. Yes. Sa pagpapalabas po at sa pagpaparating sa inyo ng mga natural na gamutan dito sa Healing Galing sa 5, no? Until next Sunday morning, ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi pa rin nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po. O, ayan, ubusin mo na. Nahiya pa si Jonald. Mahirap man pong bilangin ang lahat ng gawain ng atay. Madali namang makita sa isang tao kapag may diprensya na ang atay nito. What is the best remedy for liver enlargement with solid mass? At gagawin natin itong masarap na shake na tatawagin nating detox shakefication. Nung nakita mo ng kulay berde na ang pisngi mo at kulay dilaw na ang ay, mata mo. Ay, nag-isip rin ako, nagpa-ano ako, ultrasound ako. Anabel, may hepatic cyst ka. Lalaki yung tiyan ko. Diretsahan, sabi na, walang ibang gamot yan, Anabel. Operation lang. Isang super sipag na nanay na ayaw magpa-opera. Paano na ang liver niya? Alamin ang kanyang healing kwento with Dr. E sa Healing Galing sa TV, Sunday, 7 a.m. on 5.